Lalo na po ang magkaibigan, isa po'y nagugustuhan. Diba? Nasisira po ang pagkakaibigan dahil po sa pag-ibig. Amen? Pag nakaharap, friends. Diba? So, ganun po nangyari, no? May mga kaibigan po na sinisiraan ng isa't isa, pero may mga kaibigan po na parang kapatid mo na. Diba ang tao sa kanila, Besiwap, o kaya, pag Bisaya ka, Bis. Bye. Iba po ang tawagan ng mga magkakaibigan. Diba? Meron po magkakaibigan na parang, kung ang tawagan nila, parang magkulis sila. Diba? Pero, magkaibigan na pala sila. Diba? Amen? E minsan po, ginagawa po ng mga lalaki, naghahanap po ng mga best na babae. Pero kung iba yata ang ibang pakay sa pagkakaibigan. Diba? Ito po, ang tunay na kaibigan, hindi ka iiwan. Paipasa na po. Paipasa, 1, 2, 3. Ang tunay na kaibigan, hindi ka iiwan. Sa panahon na kalipitan, ikaw ay kanyang tutulungan. Diba? Praise the Lord. Nandito po sa Legacy Generation, lahat po tayo ay magkakaibigan na rin. Amen. Palang-palang ng Panginoon. Pastor, itong katabi ko ay kaibigan. Hindi po kaibigan. Tunay na kaibigan. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, kung ang pinakamatalik mo na kaibigan ay iwan ka, nangyari ko ba yan? Nasiraan ka. Pero again, meron pong isang kaibigan na hindi ka iiwan. Diba? Ang tawag po sa kanya, friends of sinners. Mga kaibigan. Diba? Siya ang kaibigan mo, sabi sa awitin ng papuri. Diba? Kaibigan siya ang kaibigan mo. Sino po siya? Ang ating Panginoong Jesus. Amen. John 15 verse 15. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. Diba? Kaya ang tawag po sa atin, tayo po ay friends of Jesus. Yan, pakipaba po. Yan, friends of Jesus. Pakisabi sa atin mo, kaibigan tayo ni Jesus. Diba? Kung kaibigan tayo ni Jesus, ibig sabihin, alam natin ang kanyang business. What is the business of God? To win people for Jesus. Diba? To win souls for Jesus. Amen? Praise the Lord. So going back to the story, pinuntahan na po ng tatlong magkakaibigan, si Job. Diba? When they saw him, from a distance, they could hardly recognize him. Ayun o. They began to weep aloud. They tore their clothes and robes and sprinkled dust on their heads. 13. Then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. Ilang araw po? 7 araw at 7 gabi sila nakaupo kasama si Job na hindi po sila nagsasalita ng kahit anong salita. No one said a word to him. Because they saw how great the suffering was. Diba, minsan po, kailangan natin, diba, huwag na lang tayo magsalita. Ang mahalaga, makita ng kaibigan natin na nagihirap na lang, nakasama natin sila. Diba? Sapat na yung presensya mo, sapat na po yun. Yes. Amen? Kasi nakita po nila kung gano'ng katindi na pinagdaraanan niya. Hindi nila alam pa paano encouragement na gagawin nila kay Hope. Amen? Alam niyo po ba, kung tayo merong kaibigan na ka-hospital, meron po na yung kaibigan na naman, alam nyo, yung presensya lang po natin ay mahalaga na po sa kanila. Yung makita lang tayo, diba, yung maramdaman lang nila na ikaw ay may concern sa kanila, diba, mahalaga na po yun. Amen? Kasi paano kung ikaw ang nandun sa kalagayan niya? Diba, ikaw ang narating sa karamdaman tapos walang dumalaw sa iyo? Diba? Maghahanap ka ng mga kaibigan mo, asa na sila nung sa panahon ng ligaya, kasama ko sila. Nung panahon ng paghihirap, asa na sila. Amen? Amen mo ba? Amen. Naralang po, no? Si Pastor Marlon po ay na-hospital. So, naratay po sa balik ng karamdaman. Hinakaw po na magpunta at makadalaw po sa ospital, pero hindi po ako nagtagumpay. For a different reason. Pero ang ginawa ko po sa kanya ay kinamusta ko siya, tinawagan ko po siya, through phone. Pas, kamusta ka na? Anong nangyari sa'yo?
chat ko rin po sa Facebook. At chinat din po ako ng kapatid niya na isa po sa mga tawa namin sa planta. Ay pasit, ito po kalagayan ni Kuya. Ang nakakwento po sa akin ay kailangan daw po ng heart transplant. Yung po ang sabi. Kailangan daw ng heart transplant. Siyempre ako naman, heart transplant. Siyempre, medyo nalungkot ako sa ko. Na-pray ako na, Lord, dapat si Pastor Marlon, Lord, nalungkot ko na, huwag mo hayaan, Lord, na maghirap siya ng ganito. So, dahil po niya napagkaanas, walang po na sukar ng madaling araw. Sa madaling salita ay nagkaroon po ako ng simpatya sa kanya. Tinawagan ko siya, kinamusta ko siya. At alam niyo po, nung makalabas po siya, nag-catch-up ko kami, sabi sa akin, Pas, yung ginawa ko sa akin, tinawagan mo ka, laking tulong sa akin. Sabi, napalakas daw siya nung tinawagan ko siya, pinipili ko siya, kapag na-phone, at nung chinag ko siya. Alam niyo, makita lang po ng mga kaibigan natin, yung concern natin sa kanila, sa panahon po ng kagipitan. Diba? Malaki na po, nagiging impact po sa kanila. Amen? Yes. Na kung may kaibigan ka, hanggang maaari, hindi mapuntahan, kamustahin mo, tawagan mo, diba, alamin mo kanila kalagayan. Ipag-pray mo. Amen? Praise the Lord. So going back, so ganito po nangyari, tinamayan siya ng kanyang kaibigan. In John 3, anyway, si Pastor Marlon po ay hindi po na nag-heart transplant. Masyado na po exaggerated ang kwento sa akin. Ay, ginagamot po siya ngayon. So kayo po ay, hindi nakakapag-preach na po siya. Salamat po sa Panginoon sa kagalingan na ibinigay sa kanya. So John 3, Job curses the day of his birth. Job expresses sorrow but knows his right to suicidal desire and never blame or curse him. So ito po, namalino po sa atin na sinumpa niya ang panahon ng kanyang kapanganakan pero, di ba, wala siyang desire, hindi po siya nagpakamatay at hindi niya sinisi ang Panginoon, hindi niya sinumpa ang Panginoon. Amen? And to cut the long story short, marami pong nangyari. Di ba? I suggest na basahin po natin ang ilang pong mga chapters ng Job dahil, di ba, hindi ko po kaya ikwento po lahat na nangyari. Di ba? Nagmahaba po kwento. Di ba yan po ay para po sa ating personal reading. Di ba? So Job 19 verse 25. Ito po ang sabi ni Job, I know that my protector lives and at the end, he will stand on this earth. Ito po no, in-acknowledge po ni Job na si God ang kanyang protector. Na si God ang kanyang gabay. Di ba? Sa ibang salin po, sabi rito, I know that my Redeemer lives. Diba? Si God ang kanyang manunubos. Amen? So we have to declare, my dear brothers and sisters, in this, in our life, we have to declare and acknowledge that He, God is our protection. Diba? He is our refuge. Siya ang ating gabay. Diba? Siya ang ating kalasag sa mga problema at pagsubok na ating kinakaharap. Amen? So He is our God of restoration. Diba? God will restore everything in our life. Diba? Ayan po yung restoration. Sino po rito gusto mo magkaroon ng restoration sa buhay mo? Amen. Amen. Alam niyo po, last Sunday ay araw po ng mga ama, ama Father's Day. Last Monday po ay share ko lang po, lumabas po ko ng pamilya at after po namin kumain, inaya ko po ang tatay ko. Sabi ko, tara, kapit tayo sa labas. Ang tagal po namin nag-usap siguro hanggang alas 11 na mga gabi. At yun po ang 79 ay nag-usap lang po kami ng mga nangyari ng mga kamahan, mga naging problema noon. Tapos nag-share ako ng yung kalagayan ko ngayon. Diba? So nagkaroon po lang somehow restoration in our relationship in behalf of my family. Amen? Kinumpront ako siya sa isang bagay na hindi na isang masayang bagay. Masaya po kami. Amen? At naniniwala po ako na ang Diyos po ay kumikilos po sa buhay po natin sa kanyang sarili na paraanan. Diba? Maybe meron kang problema sa iyong pamilya. Maniwala ka na ang Diyos natin i-re-restore ang mga bagay na yan. Just believe and trust the Lord. Amen? Trust God. What happened to Job? Alam niyo po, na siya ay nanatiling tapat kay God, na nagkaroon po ng restoration.
Grabe po ang pagpapala na nangyari po kay John. Na ibig sabihin po, hindi po nasayang ang kanyang pagtitiis. Dahil sa kanyang pagtitiis, di ba, andun po ang tagumpay at andun po ang nakaabang na pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay. Di ba, God bless, di ba, the latter part of Job's life. Di ba, compared to the former, his former life. Di ba, Job 42 verse 10. After Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes. Sino po nag-restore? Si God. Diba si Lord ang nag-restore po ng kanyang fortune. Diba ng kanyang kinabukasan, ng kanyang buhay. Diba ng kanyang tadhana. And what happened? And gave him twice as much as he had before. Ibig sabihin, kung gano'n siyang kayaman noon, nung napagtagumpayin na yung pagsubok, dinoble po ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, there are blessings in enduring. If you endure and persevere, di ba? Under trial, di ba? Your trials, di ba? Your problems in life, tandaan po natin, the bigger the blessing, the bigger the challenges, the bigger the blessing of God after you overcome your challenges. Amen? So, in Job 42 verse 12, di ba? Look at this verse. I'm starting to close. Sabi po ito, the Lord bless the latter part of Job's life more than the former part. Grabe, tinan mo na yan sa kanya. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. Diba, libo-libo ang naging yaman po ni Job. Diba, siya po ay naging tapat sa Panginoon at hindi na sayang ang kanyang pagtatapat sa Panginoon. Amen. The Lord bless the latter part of Job's life. Mga kapatid, anumang bigat ng bagyo at pinagdaraanan mo ngayon, kayang-kaya mapagtagumpayan. And always remember, the more challenges you are facing today, and after that challenges, di ba, tandaan mo, the more blessing of God will come your way. Pwede mo, Facebook mo. Binala ko yung dumarating. Wala ko ang sinasabi ko mo, wala ko kami namarating. Diba, ilang iba po na revelation ng Panginoon sa maga, sa gabi. And how I pray ay ito po ay mag-rima sa ating puso at sa ating isipan. Diba? There are blessings in enduring. James 1 verse 12. Blessed is the one who perseveres under trial. Yan, blessed. Sabi po ni Apostle Santiago, pinagpala ang mga taong nagtsatsaga, diba, sa problema at sa pagsubok, having stood the test. That person, referring to the overcomer person, to the person who perseveres, that person will receive. Ano sabi diyan? Will receive. Tatanggap po ba? Ano pong tatanggapin niya? He will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Amen? Tinangako ba ng Panginoon? Amen. Diba, you will receive the crown of life. Mga kapatid, tandaan po natin, merong kalaki na pagpapala ang bawat pagsubok na pinagdaraanan mo ngayon. May blessing po yan. Hindi po yan nangyayari sa buhay mo without any reason. Diba, nangyayari po yan dahil meron po magandang plano ang Diyos sa buhay po natin lahat. And you will see, kapag nalampasan mo yan, mga kapatid, you will be a better person. Diba, in James 1, sabi po, whenever you face trials of many kinds, you know that the testing of your faith develops perseverance, and perseverance must finish its work so that you will be mature and complete, not lacking anything. Diba, in James 1, I think verse 1 to succeeding verses. James 1, amen? You will never lack anything. You will be mature and complete. Naniniwala ka ba na kaya kang itawid sa tindaraan ng buhay? Kung andito ka sa bagay ng buhay, kaya ka itawid ng Panginoon. At kapag tinawid ka ng Panginoon, ibigay mo lahat ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Thank you, Lord. Kaya hindi mo ako iniwan. At hindi mo ako pinabalaan. Always remember, ang bagyo, hindi po yan nananatili. Ang bagyo, tumitigil din. Diba? Kaya pagkatapos ng bagyo, tumingin ka sa labas, makakakita ka ng baghari. Ang baghari ang sumisimbolo sa pangako ng Panginoon na tapos na.
Tapos na ang paghihira. Ito na ang panahon para tanggapin ang pagpapala mula sa ating Panginoon. Amen. And as I end, always remember in the storms of life, andyan po si Jesus sa tabi natin. Diba, you remember one occasion in the Bible kung saan nasa barko ang mga disipulo at ang Panginoong Jesus ay natutulog. Diba? Pagod na pagod po ang Panginoong Jesus sapagkat siya po ay galing sa matinding ministeryo. Nagpagaling ng may sakit, nagpakain ng mga libu-libong tao, nagturo ng salita ng Diyos. Siya po ay pagod bilang tao. And noong time na yun, bumabagyo po ng malakas. Napakalakas po ang bagyo. At humahampas po ang alon sa kanilang barko. Sa kanilang bangka. Alam niyo ba, natatakot yung mga disipulo? Bakit sila natakot? Dahil nakita po nila yung malakas na bagyo. Pero meron sila nakalimutan. Nakalimutan nila nakasama pa na si Kristo sa loob ng kanilang barko. So, ibig sabihin mga kapatid, sa iyong problema, sa bagyo ng pagsubok na pinagdaraanan natin, huwag mong kakalimutan na kasama mo ang Panginoon. Amen? Sa tagpong yun, ang tulog ang Panginoon. Diba? Tulog! Ginising nila ang Panginoon! Pagbiro ka lang sa nasib, huwag mo lang gisingin ang tulog. Kasi bakit? Pag ginising mo ang tulog, diba? Ibang mood doon. Amen? Ginising nila ang sabi, napakalit naman ang pananampalataya ninyo. Diba? Yung bagyo na, sinaway ng Panginoon doon. Amen. So, ang ibig sabihin, God is in control of everything. Amen. Diba? He is in control over your family. He is in control over your finances. He is in control, diba, over your life and all aspects of your life. Control natin po ng Panginoon. All we have to do is to trust the Lord and acknowledge Jesus is all our Savior. Amen. Kung maraming statement, trust God. Whatever situation of your life. Ay, yung manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa iyong presensya, sa pamamagitan po ng iba kapagaling salita. Thank you, Lord, for empowering us through your word, for teaching us, Lord, to be an overcomer.